po mga kakulay. Kung prepare po tayo ng panghuli ng espada. Ito yung pamagpagawain. Gagawa po tayo. Oh. Gasak ng mga... Ito na po yung yari na gawa natin. Ayan na po. Meron po siyang tingga. Kung mapapansin po na may tingga po siya sa taas. Para po lumubog. Pag wala po kasi yung tingga, lutang. Abangan na lang po yung mga kulay mamaya pag laot. So yung mga kulay. Dumating na si Kuya. Tignan natin kung maraming huli. Yung huling niya mga kulay, sa bali, ibebenta. Tapos yung iba dadaingin, may stock. So medyo mahal pa rin ang daing dito mga kulay. Nasa 1,000 pa, isang kilo. So ayan mga kulay, tignan natin. Masarap yung mga kulay, yung tira-tira ng espada na spain. Wow! Meron pa. Hindi siya ganun karami ngayon. Hindi katulad ng mga nakakaroon. Tignan natin ng nagtaas ang pangka. Gutom na kami. May ulam din siya. Nanay mo rin mo yun ay. Dadaingin natin yung iba mga kulay. Dadaing eh. Meron dalin sa ano? Nalilibad lang. Sa Marikina. Yan, sarap yan. Yamas. Tapos. Oo nga, dalin ka na ito. So yan. Buhos natin sa palanggana mga kulay.
yun, sarap yun mga kulay yung dano yan. Tawag doon ano, gamis. So dito tayo mga kulay sa ano, Baler Aurora po ito mga kulay. Sa aking hometown. So yan mga kulay, yung medyo maliliit, dadaingin natin para meron tayong dati sa Marikina. So yan, separate natin. Ayan ate, separate mo muna ate. Ayan, naiwalay na mga kulay. Laro na naman si A. So sarap yan tignan mga kulay no. Sariwang sariwa. Tutuwa na naman mga ating mga kasama na ito. So, yung medyo malalaki mga kulay, yun yung ibebenta natin para may pondong panggastos sila kuya. So, by ano lang ito mga kulay? Season ang espada. So, tungtong ng December, ano na muna, alamang, and then kasunod na niya is espada na ganito hanggang aabot siya ng mga May siguro mga kulay, tapos na yung season ng espada. So malalaki na yun mga kulay, mga half kilos na bawat isa. So yan, pinipili ni ate para ano, yung ibibenta. So hindi na rin ano, mga masama mga kulay kasi good size na rin. Ulap po kay Ariel. Pwede na. So, mga nakarang araw mga kulay, muli yung kuya ko ng mga 15 kilos a day. Ay, wala pa, wala pang a day. Yung gamis kay. So, sa isang araw nakakadalawang balik siya. So, minsan 7 kilos, 11 kilos, ganun. Sa isang puntahan lang niya mga kulay. So, ayan. Titimbangin na yung ano, yung mga malalaki. Yan po yung pagdadaing ng espada. Kulay. Lakaw natin yung pagdadaing po ng espada. Ito po yung espada po. Ginadaing po. Ito po yung itsura po nung espada. Yan po, yan po yung kanyang ngipin. Sobrang mataras po yan. Ngayon po idadaing. Binabaak po para madaling matuyo. Abangan po ninyo mga kakulay kung paano po ang panghuhuli ng espada. Ito yung dinadaing po. So yung mga kulay, wala pa kasi kaming ganung kapro na cam, kaya di pa kami makapagdala sa laot. So hindi pa waterproof yung mga gamit namin na camera, kaya di pa namin masyado may cover yung ano. So pagdating kasi sa laot mga kulay, pag paspasa na yung ano ng kagat ng espada, hindi na mahirap nang harapin yung pagka-camera. Kasi baka mahulog yung cellphone. Sayang naman. So next time siguro mga kulay, pagka may budget na tayo, bibili tayo ng pro na cam para footage. We'll be right back.
ito na po yung daing. Ito na po yung finished product po natin na daing. Na espada.